Hello guys, Mr.Ochie nga pala ulit. And welcome sa isa pang bagong video. Today, tatalakayin ko sa inyo kung possible nga bang i-hire ang iyong sariling alt character on the same account para i-leech at tulungan ito mag-farm ng mga advanced equipments. Magbibigay rin ako ng tips para mas madali kang ma-hire sa tuwing ikaw ay mag-offline. So without further ado, let's begin. Una sa lahat, gumawa ako ng bagong character or alternative character. Then, susubukan ko itong hanapin sa service. Sa service mo, guys, basta nandun ka sa range, hindi tataas ang BP points mo dun sa BP points or sa level ng BP points ng service mo, mahanap at mahanap mo ang isang character. Basta ito ay offline. Sa case ng alternate character ko, nasa 2,000 plus ang kanyang BP. So, nasa pinakamababa or nasa pinakababa ang character ko. Medyo matatagalan tayo sa paghanap dito, pero tiyaga lang guys. Dahil advantage ng alternate character mo yan. Para habang low level pa lang siya, advanced item na ang hawak niya. 1 eternity later. So, ayun nga guys, medyo natagalan ako. Kaya kinat ko na ang video. Pero ito, nahanap ko na rin siya sa wakas. Si Mami G. Bakit Mami G? Dahil nag-start ng G ang name ng asawa ko. So, magtatangumpay kaya tayo sa pag-leech sa kanya at makakapag-farm kaya tayo ng mga items para sa kanya. So, magsusummon tayo ng mga MVP. Kahit mga 6 MVPs lang. Para experimental lang naman ito eh. Check lang natin kung makakuha tayo ng mas advanced na equipments for our alternate character. Itong idea na to nakita ko lamang sa isang post ng isang ka-RO natin o kasama natin na naglalaro ng Labyrinth RO. Kaya naisip ko, why not gumawa ako ng low level na alternate character, then subukan ko siyang i-leech para mas mabilis siyang mag-progress. The same time, baka pwede ko na rin siyang ipag-farm ng mga advanced equipment. Kaya, first time lahat ito na gagawin ko. Experimental talaga to guys. Sana nga, kung ano yung na-imagine ko, is yun rin ang output. Wish me luck guys. So, to last two. Mag-sumo na lang tayo ng dalawa pang or isa na lang. Sana nga makakuha tayo ng items for mage para magkaroon na siya ng advanced item. 2 hours later. So, ayun nga guys. Iniwan ko tong CP ko habang naglalaro mag-isa for at least 2 hours. So yan, check natin kung tagumpay nga ba ang eksperimento natin. So ayan guys, kung nakikita nyo, na-leech natin siya. Tagumpay yung first, na-leech natin siya. And then, yun. As I can see, maraming 3 stars equipments. So, mas advanced na yan sa level or sa stage kung nasaan yung alt ko. Mas advanced na yung mga weapon niya. So, mas madali siyang makapag-progress. Sa, alam naman nating lahat, an early game, napakahirap mag-advance ng mga mage type. Dahil mababa ang kanilang palo or ang normal attack. Tapos, ang skill nila is matagal rin ang cooldown. Kaya tagumpay guys, itong eksperimentong to is
success, kumbaga. Next, bibigay ko naman sa inyo yung mga tips para mas ma-hire ka pag nag-offline ka. So, una sa lahat, guys, kapag mataas ang BP mo, or para sa mga low level na pwedeng mag-hire sa'yo, napakataas na ng BP mo dahil sa service nila, mababa pa ang level ng service nila. Kumbaga yan, parang sa akin, 46,100 ang BP. So, hindi ako makapag-hire ng mga character or ng mga players na mas mataas ang BP. Sa iba naman, sa mga higher level o sa mga malalakas na, masyadong mababa yung BP mo kaya hindi ka nila hire. So, ang gawin mo, pababain mo ang BP mo. Paano? Tanggalin mo lahat ng equipments mo except weapon. Kasi ang weapon mo, yan ang yung damage output mo ay galing sa weapon. Mainly, galing sa weapon. So, huwag mong tanggalin ang weapon mo. Next, tanggalin mo yung mga nasa duel mo. Yung mga companions mo sa duel. Next, tanggalin mo rin yung mga unnecessary skill dahil mag-offline ka rin lang naman eh. For farming lang naman, for farming purposes yan. Tanggalin mo muna lahat yan para bumaba ang BP mo sa lowest level as possible. As low as possible. Tulad yan, nasa 33k na lang ang kwan ko. Ang 31k ang BP ko. So, mas mataas na yung chance kong ma-hire ng mga low level or ng mga early or mga newbies, yung mga mas mababang level, mas mababang BP ng service, mas mataas na yung chance kong ma-hire. Next, pag minsan, pinipili rin nilang hina-hire nila. So, yung public characters information, iyon mo lang yan para makita nila kung ano, yung ba, kung ano ba ang mga equipments na nakalagay sa'yo. Kasi minsan, sa pag-hire, gagamitin ka lang nila para mag-farm ng MVP. So, pakita mong kung malakas ang item mo. Lalo na sa mga assassin ngayon, pag naka-poison knife ka, the best.